Our Heavenly Father, thank you for shedding precious blood for us who were supposed to go to hell forever. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagdanak ng iyong mahalagang dugo para sa amin na mga nararapat na mapunta sa impyerno magpakailanman. For your love, we become the Lord's children. After being forgiven our sins forever by your precious blood. Kami po ay naging iyong mga anak, matapos po na kami ay mapatawad mula sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong napakahalagang dugo. So we really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Kaya't kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa iyong dakila at kamangha-manghang biyaya at pag-ibig. Please help us to grow in our faith so that we can make the Lord's work more powerfully. Pakiusap, tulungan niyo po kami na lumago sa aming pananampalataya upang magawa namin ang gawain ng Panginoon ng higit na makapangyarihan. Especially this year, please have all our dear families and relatives to be saved. Lalong-lalo na po sa taong ito, pakiusap, tulungan niyo po kami na ang lahat ng aming mga minamahal na pamilya at mga kamag-anak ay maligtas. And give us strength so that we can do our best to do it. At pagkalooban mo rin po kami ng kalakasan upang magawa po namin ang lahat na aming makakaya upang magawa ito. If there are some brothers or sisters who are not in good health among us, please restore health quickly. At kung mayroon man po sa amin na mga brothers at sisters na hindi mabuti yung kanilang kalusugan, pakiusap, panumbalikin mo po ang kanilang kalusugan kaagad. Also, if there are children of the Lord who not yet come to church in this time, please help them to be with us next time. At kung mayroon man po na mga anak ng Panginoon na hindi po namin kasama sa pagkakataong ito, pakiusap, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. O Lord, we have gathered here to learn the Word of God this time. At Panginoon, kami po ay nagkatipon dito ng sama-sama upang pag-aralan ang iyong salita. So please teach us and guide us our heart through the Word of God so that we can live in captivity by the Word of God. Pakiusap, hipuin mo po ang mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang magawa namin makapamuhay na bihag ng salita ng Panginoon. Especially, please engrave your words in our heart at this time. At pakiusap, tulungan niyo po kami na maiukit ang iyong mga salita sa aming mga puso sa oras na ito. We pray in the name of Jesus Christ who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Let's open the Bible today, Hebrew chapter 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Hebreo chapter 11. Hebrew chapter 11. Hebreo chapter 11. 8 hanggang 16. Magmula verse 8 hanggang 16. Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 16. Hebreo chapter 11, verse 8 hanggang 16. Although this verse is a long sentence, but let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupaing pangako na tulad ng sa ibang lupain. At nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagpalano at nagtayo ay ang Diyos. Sa pananampalataya, maging si Sara na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang,
palibhasa itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, ay isinilang ang mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa langit, at gaya ng di mabilang ng mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila ipawang mga dayuhan at manalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Do you remember yesterday's last sermon, the lessons? Yeah, natatandaan niyo pa po ba yung nakaraang aral po natin? For the beginning of a Christian life, the best is the love the Lord God. Kaya yung sa pasimula po sa ating Christian life, yung pinakamabuti, yung unang-una ay ibigin ng Panginoong Diyos. When we love the who saved us, when we Lord God love, when we love God, we can overcome any kind of difficulties and suffering. Kaya kung iniibig po natin yung Panginoong Diyos na sa atin ay nagligtas, magagawa po nating malampasan ang anumang kahirapan at pagdurusa. And when we love the Lord God, we can serve the Lord. At kung iibigin natin ang Panginoong Diyos, magagawa nating maglingkod sa Panginoon. And we can do our best in my life for the Lord. At magagawa natin ang lahat ng aking makakaya para sa Panginoon. Although you do not have a lot of money, but why you didn't give up to take care of your children? Why? Bakit na kahit wala kayong maraming pera, bakit hindi kayo sumusuko na alagaan ang iyong mga anak? Because of love. Dahil sa pag-ibig. Isn't it? Di po ba? That's why in the beginning of a Christian life, for the beginning of a Christian life, the best is, number one is love toward God. Kaya nga, yung para sa pasimula ng Christian life, yung una po ay yung pinaka the best ay ang pag-ibig sa Panginoon. And there is a Korean proverb that says, there is no finger that does not hurt when we beat 10 fingers. At mayroon din pong kasabihan sa Korea na sinasabi na kapag kinagat yung 10 daliri, ay walang daliri na hindi masasaktan. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? It is a proverb we use when we say that parents love all their children equally. Ito po yung kasabihan na ginagamit namin kapag sinasabi na yung mga magulang ay iniibig ang kanilang mga anak ng pantay. Although parents love all children, but by the way, the problem with which parents are proud of their children is little different. Kaya pagkaman, iniibig ng pantay ng mga magulang ang kanilang mga anak, subalit yung problema ay medyo magkaiba kapag ipinagmamalaki ng mga magulang yung kanilang mga anak. For example, if a child causes problems, always parents will not want to brag about the children to others. Halimbawa po, kapag ang isang anak ay palaging nagdudulot ng problema, yung mga magulang niya ay ayaw na ipagmalaki yung kanilang anak sa iba. So if someone asks parents about the children, they will not want to talk about the children. Kaya kapag mayroong tao na nagtanong doon sa magulang patungkol sa kanyang anak, ayaw nila na pag-usapan ang patungkol sa kanyang anak. Because they didn't listen the parents the commandment. Kaya nga ayaw na marinig nila yung papuri doon sa iba. On the other hand, if the child has excellent grade in school, is kind, and has major significant contribution to society, parents will like the brag after the child. At sa kabilang banda naman, kapag yung anak ay mayroong magandang grado sa eskwelahan, mabait, at gumawa ng isang mahalagang ambag
sa lipunan. Kung gayon, yung mga magulang ay gusto nila na ipagmalaki ang patungkol sa kanilang anak. It is the same with God. Kapareho rin po ito sa Diyos. That is why God loved all of the Lord's children so much that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya nga, yung Diyos ay iniibig ang lahat ng mga anak ng Panginoon ng higit na ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus. So what I mean, the Lord God loved all who born again Christian. But not all Christians make the Lord feel proud. Ito po yung gusto kong sabihin. Bagaman iniibig ng Panginoon ang lahat ng mga naipanganak na muli, subalit hindi lahat ng mga Kristiyano ay magiging ay makakapagpa-proud sa Panginoon. Among us, although we were saved, we became sons of God. But so among us, some Christians may put the Lord to shame. Subalit, sa atin po, sa kalagitnaan natin, bagaman iniibig tayo ng Panginoong Diyos, subalit yung ilan sa mga Kristiyano ay maaaring mapahiya ang Panginoon. And some Christian may make Lord feel truly proud. At mayroon namang Kristiyano na talagang makakapagpa-proud sa Panginoon. That's why, let's ask you a question. Who are you in front of God? Kaya nga, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Sino ba kayo sa harapan ng Diyos? That's why we read together in Hebrews chapter 11, verse 16. It says, God is not ashamed to be called their God. Kaya nga po, gaya ng binasa natin sa Hebreo 11, verse 16, na kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. So means some make God feel ashamed among us. Some make the Lord feel proud. Ibig sabihin nito, yung ilan ay maaaring mapahiya ang Diyos at yung iba naman ay maaaring maging proud ang Diyos. That's why I ask yourself, among two, who are you? Kaya nga, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Doon sa dalawa, alin kayo doon? And when even if both of them were saved by the blood of the Lord, the contents of their lives are completely different. Bagaman, yung dalawang iyon ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, subalit yung nilalaman ng kanilang pamumuhay ay lubos na magkaiba. So after we were saved, we should be being who the Lord is proud of us when He sees us. Pagkatapos po nating maligtas, dapat tayong maging tao na ang Panginoon ay nagiging proud kapag tinitingnan niya tayo. So today, let's think about this text together at this time. Kaya sa pagkakataong ito ay pag-isipan po natin ang patungkol dito. So today's sermon title is, God is not ashamed to be called their God. Kaya nga po yung pamagat ng sermon natin ngayon ay ang Diyos na hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. So today's sermon title is, God is not ashamed to be called their God. Kaya, pamagat po, ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. Look, one more time, verse 16. So verse 16, the Bible says, God is not ashamed to be called their God. Kaya dito po ulit, sa verse 16, ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. That's why, brothers and sisters, who are they? Kaya nga, mga brothers and sisters, sino po yung nila dito? Talking about in this verse, who are they? Sino po yung nila na binabanggit dito? Actually, these are the people coming out from verse 8 to 16 that we read together. Sa katunayan, yung nila dito ay ang mga tao na binasa natin magmula sa verse 8 hanggang 16. Dera, Abraham, Sarah, Isaac, and Jacob. Sila ay si Abraham, si Sarah, si Isaac, at si Jacob. Today, so let's think about that. If so, what kind of their imagine was God proud of? Kaya, pag-isipan po natin, kung ganun, anong uri ng larawan nila ang Diyos ay naging proud? That's why today, through the Sunday sermon, I summarize 7 people that God is proud of. Kaya nga, sa sermon natin ngayon, ay buburin ko po yung 7 tao na ang Diyos ay naging proud. So, who are the one who God is proud of? Kaya nga, sino ba yung tao na magiging proud ang Diyos? Among 7, the first, a person
who obeying when he was called? Kaya nga, dun sa pito, unang-una, ito po, ang tao na sumusunod kapag tinawag ng Diyos. A person who obeying when he was called. Ang tao na sumusunod kapag siya ay tinawag. That's why we have to obey every day when God calls us. Kaya nga, dapat tayong sumunod araw-araw kapag tinawag tayo ng Diyos. So, verse 8, brothers and sisters, let's read together. Verse 8, basahin po natin ulit, 3-1. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. This verse is about Abraham. Ang talatang ito ay patungkol po kay Abraham. So Abraham is the one who God is proud of. Kaya nga, si Abraham, siya ay ang taong naging proud ang Diyos. That's why, when Abraham was called by faith, he obeyed and went to the land of Canaan. Kaya nga po, nang tawagin si Abraham, sa pamagitan ng pananampalataya, siya ay sumunod at pumunta sa lupain ng Kanaan. So he was obedient by faith when he was called. Kaya nga po, siya ay sumunod sa pamagitan ng pananampalataya nang siya ay tawagin. That's why God is proud of this who obey His word of faith. Kaya nga po, ang Diyos ay talagang proud sa mga tao na sumusunod sa kanyang salita sa pamagitan ng pananampalataya. Who is he? Sino po siya? Not she. Hindi po yan babae. Abraham. Si Abraham po. Sorry po. When God called him, nang tinawag siya ng Diyos, he threw his everything. Tinapon niya lahat-lahat sa kanya. There is Ur, his hometown. Ito po yung Ur, yung kanyang bayan. When God called him, he departed from his hometown. Nung tawagin siya ng Diyos, iniwan niya. Umalis siya doon sa kanyang tahanan. Where? Patungo saan? Where? That time he doesn't know. Nung panahong iyon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. That's why, because by the faith, kaya nga, sa pamamagitan ng pananampalataya, he went there. Siya ay pumunta doon. By? Sa pamamagitan ng pananampalataya. It is called obeying. Ito po yung tinatawag na pagsunod. So God is proud of those who obey His word of God, like kaya nga, Abraham. Ang Diyos po ay talagang proud sa mga taong sumusunod sa kanyang salita sa pamamagitan ng pananampalataya gaya ni Abraham. So when we consider the circumstance of that time, the appearance of Abraham obeying the word of God was amazing. Kaya nga kung pag-iisipan natin yung pangyayari ng panahong iyon, yung anyo ni Abraham ng pagsunod sa salita ng Diyos ay talagang kamangha-mangha. So let's think about it, the Ur. Pag-isipan po natin yung Ur. Ur, where Abraham lived, was a very big city. Yung Ur, kung saan nakatira si Abraham, ay talagang napakalaking lungsod. And there, he was a very rich. At doon, siya ay talagang napakayaman. So he was living a stable life in this city. Siya po ay nabubuhay na mayroong stable na pamumuhay sa lungsod na iyan. But one day, he heard the voice of God. Subalit, isang araw, narinig niya ang tinig ng Diyos. That is Genesis chapter 12, verse 1, right? Ito po sa Genesis chapter 12, verse 1. Tama po. Genesis chapter 12, verse 1. Genesis chapter 12, verse 1. It was God's commandment to leave the place Ur where he lived and go to the land of Canaan. But God didn't inform to him the name of the land. Kaya ito po yung utos ng Diyos na iwan niya yung kanyang lupain, yung kanyang tirahan na Ur na tatungo doon sa Kanaan. So, brothers and sisters, verse 1, let's read together. Basahin po natin Genesis chapter 12 verse 1, 3-1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. When he heard God's commandment to get there,
He never heard that place. He had never been. Kaya nga, nung marinig niya yung utos ng Diyos sa kanya, ay kailanman ay hindi niya panarinig at alam yung patungkol sa lugar na iyon. That time, he knew nothing about it there. Nang panahong iyon ay wala siyang anumang alam doon sa pupuntahan niya. There maybe the beast live there. Marahil sa lugar na iyon ay mayroong mga hayop na nakatira doon. Also, he must have not know what to do and live there. At gayon din, maaring hindi niya alam kung anong gagawin doon at paano mabubuhay doon. Also, he had neither land nor house there. Wala rin po siyang sariling lupain o bahay doon. The people who live there may be evil people. At ang mga taong nakatira doon marahil ay masamang tao. And he may encounter a lover on his way there. At maaring makasalubong pa siya ng mga magnanakaw sa habang siya ay papunta sa lugar na iyon. During to get there, he can face the desert and then big river. At habang papunta siya roon, maaring siya ay maharap sa desierto o kaya sa mga ilog. Do you understand? Naintindihan niyo po? But in a situation where he knew nothing, he obeyed the Lord's word and went to there. Subali, sa isang sitwasyon kung saan wala siyang nalalamang anuman, siya ay sumunod sa salita ng Panginoon at nagpunta sa dakyon. Can you do that? Magagawa niyo ba yun? Can you do that? Magagawa niyo po ba yun? How could he do that? Paano niyang nagawa yun? How could he do that? Paano niya nagawa yun? It was because of his faith. Ito po ay dahil sa kanyang faith. Pananampalataya. So, the beginning of a Christian life, the first thing, important thing is love toward God, and second, faith. Kaya nga, yung pinaka mahalagang bagay para sa Christian life, unang-una ay pag-ibig at pangalawa, pananampalataya. The Bible says that when he was called, he obeyed by faith. Sinasabi ng Biblia, nang siya ay tawagin, siya ay sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why Abraham, he had faith in God. Kaya nga po si Abraham ay meron siyang pananampalataya sa Diyos. Also, do you have faith? Kayon din. Kayo ba? Merong pananampalataya? Do you have faith? Meron ba kayong pananampalataya? Do you have faith? Meron ba kayong pananampalataya? Why you couldn't say yes? Bakit hindi po kayo sumasagot? Important is faith. Mahalaga po ang pananampalataya. So if we truly believe in the Lord, we can obey His word. Kaya nga, kung tayo rin ay sasampalataya sa Panginoon, ay magagawa nating sundin ang kanyang salita. Brothers and sisters, I am pastor. But not everything I saying is not word of God. Kaya nga, mga brothers and sisters, ako po ay pastor. Subalit, ang lahat ng mga sinasabi ko ay salita ng Diyos. For example, if what I am saying is different from the Bible, and it is not for the Lord and the church, you don't have to obey me. Halimbawa, kung ang sinasabi ko ay iba mula sa Biblia, at ito ay hindi para sa Panginoon at para sa church, ay hindi ninyo ito kailangang sundin. Because you are not the followers of man, but me. But follow of the Lord. Dahil hindi kayo mga tagasunod ng tao o tagasunod ko, kundi tagasunod ng Panginoon. Do you agree? Sangayon po ba kayo? Likewise, when we hear something, if it is for the Lord and the church, and it is in accordance with the Lord, we must obey it. Kaya nga, kapag mayroon tayo narinig, kung ito ay para sa Panginoon at para sa church, at ito ay ayon sa Panginoon, dapat natin itong sundin. So, as like today, the topic, God is not ashamed to be called the word of such a person. Kaya nga, gaya ng topic po natin ngayon, ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos ng mga taong iyon.
The Lord is proud of such kind of people, brother and sister. Ang Panginoon ay proud sa ganitong mga tao, mga brothers and sisters. That's why we must live with the attitude that we must obey the Lord's word. Kaya nga, whenever. Dapat tayong magkaroon ng ganitong pag-uugali na dapat tayong sumunod sa Panginoon saan man, kailanman. Not only love God, but also whenever and whatever command we must have. Kaya nga, hindi lamang dapat ibigin yung Panginoon, kundi dapat tayong sumunod na saan man, kailan man, kapag mayroon mang kailan man na mayroong utos sa atin. And second, at pangalawa, and next, second, what kind of their imagine was God proud of? At pangalawa dun sa anong uri ng anyo nila na ang Diyos ay naging proud. And second is people who looking forward to the future in the returns. Yung pangalawa, yung mga tao na nakatingin doon sa hinaharap na pamana. People who looking forward to the future in the returns. Yung mga tao na nakatingin doon sa pamana sa hinaharap. So let's read verse 8 again. Verse 8. Basahin po natin ulit sa Hebrew chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 8. Proceed, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Which he would receive as an inheritance. So in this verse, it's saying that he went out to the place which he would receive as an inheritance. Kaya, sabi po dito na kanyang tatanggapin bilang pamana. Kaya sa talatang ito, sinasabi na siya ay pumunta doon sa lugar na tatanggapin niya yung isang pamana. So as we read already, Genesis chapter 12, verse 1 and 2, God told Abraham to go to the land of Canaan. Gaya ng binasa na po natin sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 2, sinabi ng Diyos kay Abraham na pumunta doon sa lupain ng Kanaan. Remember, that time God promised him. Then the Lord said that he would make him a great nation, make his name great, and make him receive a blessing. Yeah, tandaan niyo po, nang Panginoon ay nangako na sa kanya, sinabi na gagawin siyang isang malaking bansa, magiging dakila ang kanyang pangalan, at siya ay tatanggap ng isang pagpapala. When he obeyed God's commandment, God promised him, I will give God's blessing. Three kind of things. Kaya nga, nang sinunod niya yung utos ng Diyos, tinanggap niya yung tatlong pangako ng Diyos. That's why Abraham, looking at the inheritance he would receive there, Abraham obeyed his word and went to the land of Canaan. Kaya nga, siya ay tumingin lamang doon sa pamana na tatanggapin niya doon. Kaya nga, si Abraham, sinunod niya yung salita ng Diyos at pumunta sa lupain ng Kanaan. Ask yourself, where are you now here? Kaya tanungin niyo po yung sarili niyo, saan na ba kayo ngayon? Why? Saan? The first, because we love Him who saved us. Una, iniibig natin siya na nagligtas sa atin. And second, at pangalawa, to receive God's reward. Upang tanggapin ang gantimpala ng Diyos. Isn't it? Tama po ba? Why you go to work every day? Bakit ba kayo pumupunta sa trabaho araw-araw? Why? Bakit? Because you love your boss? Dahil mahal niyo ba ang boss ninyo? Do you love your boss because of that reason? Dahil ba sa dahil lang iyon na mahal niyo ang boss ninyo? Never, no. Kailanman ay hindi. Only reason is, give me money. Ang tanging dahilan lang ay, bigyan mo ako ng pera. Likewise, why we are here? Kaya gaya po nito, bakit kayo nandito? It's like Abraham, God promised us, God will give us three kind of blessings. Gaya ni Abraham, nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng tatlong uri ng pagpapala. That's why even though you are very busy every day, but you can come to church every Sunday. Kaya nga, bagaman busy kayo araw-araw, subalit magagawa ninyong pumunta bawat linggo. Before he obeyed the God's commandment, at that time Abraham had no children until then. Kaya bago pa niya sundin yung ang utos ng Diyos, sa panahong iyon si Abraham ay walang anak.
But there, God promised to make him into a great nation. Subalit doon sa pupuntahan niya, nangako ang Diyos na gagawin siyang isang malaking bansa. You understand? Naintindihan niyo po? It also means that the Lord will give him children. Nangangahulugan din po ito na ang Panginoon ay bibigyan siya ng mga anak. Am I right? Tama po ba? Also, and he told him that he would make him a source of blessing. At sinabi rin ng Diyos sa kanya na siya ay magiging pagbumulan ng pagpapala. It means that Jesus, who was the source of the eternal life, would be born as his offspring. Kaya ibig sabihin po nito na si Jesus ay na siyang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay maipapanganak bilang kanyang inang. And third person, he goes to the land God has spoken of, he would be begin such an inheritance. Kaya nga, kung pupunta siya sa lupain na sinabi ng Diyos, siya ay bibigyan ng ganitong pangakong pamana. Actually, God is the fulfillment of what He's promised. Sa katunayan, ang Diyos po ay tinutupad niya, ang katuparan. Kung ano yung itinutupad niya, yung kung ano yung kanyang ipinangako. So, Abraham, he looked forward to the land he would receive as an inheritance in the future and obeyed. Kaya nga po, nakatingin lang si Abraham dun sa lupain na tatanggapin niya bilang pangako sa hinaharap. At siya ay sumunod. If you have faith, you can obey. Kung may pananampalataya kayo, ay magagawa ninyong sumunod. If you have faith, because you believe God's promise. Kung mayroon kayong pananampalataya, ay maniniwala kayo sa pangako ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? If you do not faith, you cannot obey God's promise. Kung wala kayong pananampalataya, ay hindi niyo magagawang sundin ang pangako ng Diyos. That's why God was proud of him. Kaya nga, ang Diyos ay proud sa kanya. By faith, Abraham, he followed God's, obeyed God's commandment. Sa pamagitan ng pananampalataya, si Abraham ay sumunod sa pang-utos ng Diyos. God was proud of him. Kaya nga. Because that reason. Dahil sa dahilang iyon, ang Diyos ay proud sa kanya. So God is proud of those who live while looking forward to the future inheritance then God will give in them. Kaya nga po, ang Diyos ay proud sa mga taong nabubuhay habang tumitingin sa hinaharap na pamana na ibibigay ng Diyos Let's sa kanila. Let's think God's promise first. God has promised us a new heaven and new earth. Kaya pag-isipan natin yung pangako ng Diyos. Ang Diyos ay nangako sa atin ng panibagong langit at ng bagong lupa. That's why, according to God's promise, one day we will go to heaven. Kaya we can go to heaven. Ayon sa pangako ng Diyos, isang araw tayo ay pupunta doon sa langit. And let's think about God's promise. Second, the Lord has promised us the eternal kingdom of heaven. At yung pangalawa, pag-isipan natin yung pangako ng Diyos na yung kanyang walang hanggang kaharian sa langit. That's why by faith, we can believe God's promise. Kaya nga, sa pananampalataya, magagawa nating paniwalaan ang pangako ng Diyos. And third, the Lord has promised for us an eternal dwelling place in heaven. At pangatlo, ang Panginoon ay naghanda siya sa atin ng isang walang hanggang tahanang dako doon sa langit. So after God's salvation, it's like as Abraham, the Lord tells us to live with the hope of that eternal heaven. Kaya nga, pagkatapos po ng ating kaligtasan, gaya ng ni Abraham, ang Diyos, sinasabi niya sa atin na mabuhay tayo na mayroong pag-asa ng walang hanggang langit. We have to believe God's promise by faith. Kailangan nating paniwalaan ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Please bookmark here and then let's go. John chapter 14, verse 1. Kaya, lagyan po natin ang bookmark dito at tignan po natin sa Juan chapter 14, verse 1. One hanggang three. Brothers, sisters, would you read together? 3, 2, 1. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan.
Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. First one, you believe in God and believe also in me. Those words were spoken by Jesus. Kaya, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ang mga salitang ito ay sinabi ni Jesus. Look verse 2. In verse 2, the Lord said that there are many dwelling places in the Heavenly Father's house. Kaya tingnan niyo po sa verse 2, sinabi dito na, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. God mentioned us. The Lord prepared the place in heaven for us. Sinabi sa atin ng Diyos na yung Panginoon ay naghanda ng isang lugar para sa atin. So our eternal home is in heaven. Kaya nga yung ating walang hanggang tahanan ay ang langit. Actually here, your house is not our eternal dwelling place. Sa katunayan, dito, yung bahay ninyo ay hindi walang hanggang tahanan. Isn't it? Di po ba? So that is why we must live our life looking to the eternal dwelling place for heaven, of heaven. Kaya nga po, dapat tayong mabuhay sa ating mga, dapat nating ipamuhay yung ating buhay na nakatingin doon sa walang hanggang tahanang dako sa langit. So, Abraham, when he stayed in living in his hometown, Ur, he had everything. Kaya nga si Abraham, nung nabubuhay, nakatira siya doon sa kanyang lugar sa Ur, mayroon siya ng lahat ng bagay. But more than this, he looked forward that place where God promised him. Subalit, nang higit sa mga bagay na mayroon siya doon, siya ay tumingin doon sa kung saan nangako ang Diyos. So the Apostle Paul, even Apostle Paul also looked at it and lived on waveringly. Kaya nga si Apostle Pablo, siya rin po ay tumingin doon at nabuhay ng hindi nanghihina. Okay, Philippians chapter, let's go, 3. Tingnan po natin, Philippos chapter 3. Philippians chapter 3. Philippos chapter 3. Verse 13 and 14. Verse 13 hanggang 14. Please. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Like this, Apostle Paul lived for the goal that God had set for him. Gaya po nito, si Apostle Pablo ay nabuhay para sa layunin na itinakda ng Diyos para sa kanya. At that time, Apostle Paul, he did many things for the Lord, not for himself. Nang panahong iyon, si Apostle Pablo ay gumawa ng maraming bagay para sa Panginoon, hindi para sa sarili niya. So, but he did not live as an easy life, comfortable life, and satisfied with what he did. Subalit, hindi po siya nabuhay sa madaling buhay, komportabling pamumuhay, at pinapasaya ang kung ano yung nagawa niya. It's like Abraham, Apostle Paul also, he worked hard to catch what was in front. Gaya po ni Abraham, si Apostle Pablo ay talagang nagsikap upang makuha niya kung ano yung nasa harapan niya. In front of means it was the reward of the calling God has called for you. Yung nasa harapan niya, ito yung gantimpala ng pagtawag sa kanya. That's why he looked at it and lived unwaveringly in the midst of many difficulties. Kaya nga, nakatingin po siya doon at nabuhay ng hindi pinanghihinaan sa kalagitnaan ng maraming kahirapan. That's why not only Abraham, but also Apostle Paul also, the Lord was pleased with him. Kaya nga, hindi lamang si Abraham, kundi ang Panginoon ay nalugod din
kay Apostol Pablo. So Apostle Paul now has an eternal reward and is living in the kingdom of God. Kaya nga ngayon si Apostol Pablo ay mayroon ng walang hanggang gantimpala at nabubuhay sa kaharian ng Diyos. So like them, Abraham and Apostle Paul, we also, we have to live with the future inheritance. We will get. Kaya gaya po nila ni Abraham at ni Apostol Pablo, dapat rin po tayong mabuhay na kailangang makuha yung ating hinaharap na pamana. Then, we too can live a glorious life without being shaken. Kaya nga, tayo rin, magagawa po nating makapamuhay ng isang maluwalhating buhay nang hindi nayayanig. For example, certain man, he ask you, which you choose among two, you can get 10,000 pesos tomorrow. But if we do not want to get 10,000 tomorrow, day after tomorrow, 1 million you can get the 1 million pesos. May isang tao, you choose among two. Halimbawa, may isang tao na nagsabi sa inyo na pumili ka, bukas makakakuha ka ng 10,000 o kaya sa susunod na araw makakakuha ka ng 1 million. Alin doon ang pipiliin ninyo? Is it a typical question? Mahirap ba yung tanong? Choose tomorrow or day after tomorrow. Pili po kayo, bukas o yung susunod na bukas? Yes. Likewise, we have to live like Abraham and Apostle Paul. Gaya po nito, kailangan nating mabuhay na gaya ni Abraham at ni Apostle Pablo. Even though nowadays your Christian life is very hard and difficult and suffer, it's okay. After overcome, you can get reward. It's like the 1 million pesos. Like bagaman. That. From God. Kaya nga bagaman, yung Christian life nyo sa ngayon ay kahirapan, pagdurusa. Subalit pagkatapos ninyo itong mapagtagumpayan, ay makakatanggap kayo ng gantimpala mula sa Panginoon na 1 million. That's why last Sunday I told you, I mentioned you, Christian life is not difficult. Kaya nga, nung nakaraang sermon, binanggit ko na sa inyo na yung Christian life ay hindi po mahirap. We can work hard with joy if you can get salary every month 1 million. Kaya magagawa ninyo magtrabaho ng may kasiyahan, di ba? Kung hakakuha naman kayo ng sahod na 1 million kada buwan. Isn't it? Di po ba? No. Hindi ba? No, if you can get salary every month, 1 million every month, even though your job work is very difficult, but you can work with joy and please. Kaya di ba, kung makakakuha ka ng sahod na 1 million kada buwan, kahit na mahirap yung trabaho ninyo, magagawa ninyo magtrabaho ng may kasiyahan. But God's reward, God's blessing is more than 1 million. It's more bigger. Subalit, yung gantimpala ng Diyos ay mas higit na malaki kaysa 1 million. Why? Even though God promised, I will give the great blessed, 3 kinds of blessed. Yeah. Why your Christian? Why you have to keep your face like a gloomy and sad? Kaya bakit na nangako ng Panginoon na bibigyan kayo ng 3 uri ng pagpapala, pero bakit yung mukha ninyo ay mukha pa rin malungkot? The reason is they do not have faith. Ang dahilan ay wala silang pananampalataya. That's why they cannot obey God's promise. Kaya nga, hindi nila magawang sundin yung utos o pangako ng Diyos. Do you have faith? Mayroon ba kayong pananampalataya? Why some brother, sister, why regularly days, every many time absent attend the church? Bakit ba? Marami mga brothers and sisters na palagi silang absent na dumalo sa church. Why not come sister this coming Sunday? Why not come? Why not today? Sister, bakit hindi ka pumunta ngayon? Because I'm busy. I have to earn money. Like that. They're busy. Kinakailangan kong kumita ng pera. If he, she believe God's reward, great reward, he cannot skip attend the church. Kaya kung siya ay sumasampalataya, naniniwala doon sa malaking gantimpala ng Panginoon, hindi niya magagawang magpalampas na umattend sa church. God promised Abraham, I will give God's grace, not Uru, your hometown.
gaya ni Abraham. Nangako ang Diyos na bibigyan siya ng biyaya, hindi sa Ur, kundi doon. When you start live there where God allowed you to stay there, you can get God's reward. Kaya kung magpapasimula kayong mabuhay doon sa lugar kung saan inutos ng Diyos, magsisimula kayong magkaroon ng pagpapala. Nowadays, where is the Kenya, land of Kenya, for us? Para sa atin, sa panahon ngayon, saan yung lupain ng Kanaan? Saan po? When we dwelled in the church, we can get God's reward. Kaya kung tayo po ay nananahan doon sa church, makukuha natin. Although Abraham, he loved God, although he has faith, he believed God's promise, but if he do not get there, go there, he cannot get God's reward. Kaya bagaman si Abraham ay iniibig ang Diyos, bagaman mayroon siyang pananampalataya sa Diyos, subalit kung hindi siya pumunta doon, ay hindi niya makukuha yung pangako ng Diyos. Can you catch my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? But why there are still so many empty places? Pero bakit dito? Napakarami pa rin na bakanteng upuan. Where is them? Nasaan sila? Who do not join today's sermon? Na hindi dumalo sa Sunday sermon natin ngayon. More than God's bless, they have some more important matter like that? Higit ba sa pagpapala ng Diyos, mayroon pa ba silang mas higit na mga bagay para sa kanila? Don't misunderstand. And then don't judge others. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa at huwag niyo pong husgahan ang iba. Just check yourself, your faith. Kaya alalahanin niyo lang yung sarili ninyo, sarili ninyong pananampalataya. Okay? Okay po? And third. At pangatlo. And the next, third, what kind of that I imagine was God proud of? At ano yung pangatlo na uri sa na anyo nila na ang Diyos ay naging proud? It's like Abraham. That is a person. He is the a person who dwelling in the God's promised land. Gaya po ni Abraham, siya ay ang taong nananahan doon sa ipinangakong lupain ng Diyos. Let's go back. Hebrew chapter 11 again. Balikan po natin Hebreo chapter 11. And let's read verse 9 together. At basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 9. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Bible says Abraham dwelt in the land of a promise. Kaya nga, sabi po ayon sa talatang ito, si Abraham ay nanirahan sa lupaing ipinangako. So he stayed in the land of the end where God said to go. Siya po ay nanatili doon sa lupain hanggang sa huli kung saan sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta. Sometime he lived for a while when there was a drought in the land of Canaan, but after he had missed it, he come back. Subalit, nang minsan, siya po ay umalis doon nang nagkaroon ng tagtuyot sa lupain ng Kanaan. Subalit, siya ay bumalik. Some brothers and sisters, because of their commit sin, they left the church. Yung ibang mga brothers and sisters, matapos nilang gumawa ng kasalanan, umaalis sila sa church hanggang why? Ngayon. After commit sin, why she and he didn't return back? Bakit pagkatapos gumawa ng kasalanan, bakit hindi sila kaagad na bumalik? It is not God's will. Hindi po ito kalooban ng Diyos. Abraham also, one time, he left the end of Kenya, but after check, find out his mistake, and he come back si Abraham, to the promise of land. Si Abraham din, umalis siya sa lupain ng Kanaan, subalit matapos niyang tingnan, suriin yung kanyang sarili at malaman yung kanyang pagkakamali, kaagad siyang bumalik sa lupain ng Kanaan. After come back in Gender of Canaan, and he finally get the inheritance God gave him in the land. At patapos po niyang bumalik doon sa lupain ng pangako, ang Kanaan, sa huli ay nakuha niya yung pamana doon na ibinigay ng Diyos sa lupain. Finally, so he later gave birth to Isaac there. There means not Ur, church. At sa huli, doon po ay ipinanganak si Isaac, hindi po sa Ur, kundi doon.
not only Isaac. And Isaac begot Jacob, and Israel begot 12 sons. Kaya hindi lamang si Isaac, kundi si Isaac ipinanganak sa kanya si Jacob. At si Jacob naman, si O Israel, ay ipinanganak sa kanya yung 12 anak. And finally, many descendants were born through them. At sa huli, maraming mga ina po yung ipinanganak sa pamagitan nila. What is mean? God's promise was fulfilled as his live in the land that God had promised. Kaya ano yung ibig sabihin nito? Yung pangako ng Diyos ay naisakatuparan nang siya ay nabuhay doon sa lupain na ipinangako ng Diyos. If he had not dwelled in the land of Canaan that God has promised, he would not have obtained the inheritance. Kung siya ay hindi nanahan doon sa lupain na ipinangako ng Diyos, marahil hindi niya natanggap ang ipinangako ng Diyos. So, I'd like to you question, who is God proud of? Kaya tatanungin ko po kayo, kanino nagiging proud ang Diyos? It's a person who dwells where God has commanded him. Ito po ay sa tao na nananahan kung saan iniutos ng Diyos na siya ay manahan. Where we have to dwell? Saan ba tayo dapat manahan? The world, the place of world? Sa lugar pa ng kalibutan? O sa church? Church. Sa church. So there is a place that land of commanded all Christians to dwell. Yeah, mayroon pong lugar na ang Panginoon ay iniutos sa lahat ng mga Kristiyano na manahan o manatili. It is the church. Ito po yung church. Isn't it? Di po ba? Since we were saved, that's why not every day, not every day come to church. Once in a week. Kaya nga, matapos nating maligtas, hindi man araw-araw, pero isang beses sa isang araw. Or twice a week. O dalawang beses sa isang linggo. Sometimes, third of a week, in a week. Tatlong beses only sa isang linggo. Yun lamang. When God called us, we have to come to attend the church. Kapag tinawag tayo ng Diyos, kinakailangan nating dumalo sa church. And then, we can get God's bless. At pagkatapos, makukuha natin yung pagpapala ng Diyos. That's why the Lord commanded us in John chapter 15 verse 4 to abide in me. Kaya nga ang Panginoon ang iniutos niya sa atin sa Juan chapter 15 verse 4 na kayo'y manatili sa akin. Why God commanded us abide in me? Bakit iniutos ng Panginoon na manatili kayo sa akin? In there, in God's place, we can get God's blessed. Kasi doon sa lugar ng Diyos makukuha natin yung pagpapala ng Diyos. Verse John chapter 15 verse 4, in the Lord means in the church. Kaya, which is the body of the Lord. Doon din po sa Juan chapter 15 verse 4 na doon sa Panginoon nangangahulugan po ito na church na siyang katawan ng Panginoon. That's why Lord's inheritance is in the church. Kaya nga po yung pamana ng Panginoon ay nasa church. And when we dwell there, church, the Lord give us an inheritance. Kaya nga, kung tayo po ay mananatili o mananahan doon sa church, ang Panginoon ay bibigyan kayo. Many Christians, brother and sister, they pray to the Lord, please help me, please pray for me, please help me, please protect me, please bless me. Marami mga Kristiyano na nananalangin sa Panginoon, pakiusap, tulungan mo ko, pagaling although mo ko. They ask to the Lord to get God's blessing, but they didn't dwell in the church. Bagaman, humihingi sila sa Panginoon na sila'y pagpalain, subalit hindi naman sila nananatili doon sa lugar they ng Panginoon. They won't dwell in the place of the world than in the church. Gusto nilang, mas gusto nilang manatili sa lugar ng sanlibutan kaysa sa church. So, Acts chapter 20. I'll show you one of the word of God. Acts chapter 20, verse 32. Sabi po, papakita ko po sa inyo isang talata sa mga gawa, chapter 20, verse 32. So when we dwell there, like a Canaan, in the church, Lord give us an inheritance. Kaya nga, kung tayo ay mananatili doon sa lupain ng Kanaan, yung church, ang pangako, ang pamana ng Diyos ay ibibigay niya. New born again, brother, sister, you have to read more detailedly and attentively.
Yeah, at dun po sa mga bagong mga naipanganak na muli ng mga brothers and sisters, kailangan po ninyong basahin ito ng maigi. Acts chapter 20 verse 32. Mga gawa 20 verse 32. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ngayon, ipinagkakatiwala ako kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Here, all those who are sanctified refer to those who have been saved. That is the church. Kaya dito po, kasama ng lahat ng mga ginawang banal, ito po yung mga naligtas. It means that those who are saved will have an inheritance in the church. Ibig sabihin nito na silang mga naligtas ay magkakaroon ng pamana sa church. So let's have a look at Acts chapter 26 verse 18 one more time. Tignan din po natin mga gawa 26 verse 18. Acts chapter 26 verse 18. Also, let's read together. 3, 2, 1. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, in this verse, it said, They may receive God's reward, forgiveness of sin, and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Kaya sa talatang ito, sinasabi po na, sabi po dito, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So the forgiveness of sin and the people who are sanctified by faith in me means the church. Kaya ngayong kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan at ng mga tao na pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin ay ang church. So it means that the brothers and sisters will have an inheritance in the church. Kaya, ibig sabihin po nito na ang mga brothers and sisters ay magkakaroon ng pamana sa church. You understand? It's like Abraham. So therefore, the Lord has told all His children of the children to abide in His body, the church. Kaya nga, yung Panginoon ay sinabi niya sa lahat ng kanyang mga anak na manatili sa kanyang katawan, ang church. So today we learned three kind of things and left four kind of things we will learn next time. Kaya nga, ngayon ay pinag-aralan po natin yung tatlong bagay at yung apat na bagay ng tira, pag-aaralan po natin sa susunod. Let's pray together. Manalangin tayo. Thank you, Heavenly Father, for loving us and saving our soul. Maraming salamat po, aming mapagmahal na Diyos na Ama, sa pagmamahal sa amin at sa pagligtas sa aming mga kaluluwa. Today we gather together to learn the word of the Lord. Ngayon po kami ay nagtipo ng sama-sama upang pag-aralan ng salita ng Panginoon. So Lord, please plant your word in our heart so that we can always live by your word as a standard. Kaya Panginoon, pakiusap, itanim mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso upang magawa po namin makapamuhay ayon sa iyong salita bilang pamantayan. In particular, please guide our faith to grow day by day so that we can do the work of the Lord powerfully. Kaya nga, pakiusap, tulungan niyo po kami na makapamuhay araw-araw sa pamamagitan at sa pamamagitan ng pananampalataya at magawa ang gawain ng Panginoon ng makapangyarihan. And lead our hearts so that we can love each other as the Lord loves us. At pakiusap, pamunuan mo rin po yung aming mga puso upang magawa po namin na ibigin ang isa't isa kung paanong inibig kami ng Panginoon. O Lord, please guide us so that when we all stand before you, we can stand without shame. At pakiusap, Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat upang
Kapag kami ay tumayo na sa iyong harapan, ay wala, hindi kami mapahiya. We pray in the name of the Jesus Christ who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen.